yun o, hello sa inyo mga idol, no? Bale, share ko lang din naman to, Hyundai Ion, I think. Tapos, tumutunog yung kanyang belt, pero bago naman. Tapos, okay naman daw yung deflect, yung adjustment. So, pakinggan natin. Ayan o, narinig nyo? Okay. So, tingnan natin kung anong gagawin natin dito, no? Papakita ko sa inyo kung anong gagawin ko. Tingnan ko kung masusolusyonan. Punta tayo sa labas. So, yung ganong tunog na parang naiipit na daga. Belt yun. So, unahin natin tingnan kung malawag yung belt. Sabi, okay din naman. Kung tutusin, okay din yan. Dapat hindi siya tutunog. Tapos, dito naman sa steering, bago rin yan, no? Ay, sorry, sa compressor. Yan, no? Okay din naman. So, susubukan ko muna siyang higpitan kung mawawala yung tunog kasi parehas naman siyang bago. Baka umunat lang. So, minsan kasi kapag halimbawa na mumurahin ng mga belt, lumuluwag yan. So, ang gagawin ko, luluwagan ko itong 12. Na-adjust ko dito. Dadagdagan ko lang ng konti para malaman. Pero hindi talaga natin ito pwedeng higpitan ng todo, no? Masisira yung bearing. Okay. Tapos susunod kong higpitan itong compressor. Ganun din. 12. Ito. Luwagan ko muna dito. Huwag tayo magsasabi na palitin na kagad yung belt. Tingnan din natin yung ngipin. Yun. Medyo mahirap dito sa ibabaw. Dapat sa ilalim to i-adjust. Pero subukan ko pa rin. Gawa ng paraan para hindi na ako humiga. Dadagdagan lang naman natin eh. Okay. So, subok. Okay, subukan natin. Moment of truth na. Hindi natin pwede sobrahan yung higpit niyan kasi masisira yung bearing. Tsaka masisira agad yung belt na pinalit natin. So, maraming maapektuhan. Kaya dapat tamang adjust lang. Aircon. Okay. So, yun lang. Ganun lang po. Kapag halimbawa na bagong palit yung belt nyo, kadalasan nag umuunat yan eh. Kaya retighten lang natin kasi baka sabihin bago yung belt, hindi na dapat natin tong galawin. Mali po yun kasi umuunat talaga, lumuluwag po yung belt. Okay? So, bago yung belt nyan pero tumunog. Wala na. Bigyan ko rin kayo ng konting tip kapag halimbawa naman na mahigpit na yung mga belt. Nadagdagan nyo na nahigpit bago yung belt. Tapos may tumutunog pa rin na ganyang squeaking sound. So punta tayo sa labas. Pakita ko naman din yung ibang paraan para malaman pa yung ibang problema. Ito. Yan. So kadalasan kasi yung pulley natin may goma sa gitna. Yan. May goma sa gitna yan. Kapag kasira na yung goma sa gitna, punit na, may chance na tumunog yung belt. Kaya alamin din natin kung ano-ano yung mga yun. So ang gagawin ko dito, lalagyan ko ng marking. Kita nyo ba? Lalagyan ko ng marking dito. Ano? Yan. So pag yan yung marking ay nalihis o nawala dyan sa pwesto, ibig sabihin sira yung goma dyan sa pulley natin. Ang papalitan dyan ay mismong pulley, hindi po yung mga belt. Okay, so okay na yung deflect ng belt. Dinagdagan ko ng konti pero hindi naman sobrang higpit. Okay na yan, so start natin. Wala na oh. Sana makita ko. Ayun, wala. Kita nyo ba? Okay. So, ayun. Okay yung pulley niya. Nawala na rin yung tunog. Belt adjustment lang kasi bago yan. Nag-stretch talaga, no?
kahit anong belt. Dapat pag halimbawa nagpapalit tayo ng belt or pinalitan, mga ilang buwan, i-adjust ulit kasi luluwag yan, kasi mag-stretch. Okay? So yun lang mga idol, no. Sinar ko lang sa inyo kung paano masolusyonan yung maingay na belt. Okay na. Okay na. Okay na, sir. Ano na issue?